talim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang, hanggang nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Alam mo, nakakatawa tong mga YouTuber na to. Itong si Alvin TV at si Makagago, panay ang bakbakan, panay ang banatan. Kung tutusin naman talaga, tama naman talaga si Makagago. Kung hindi pa babanatan tong si Alvin TV, hindi pa matatauhan. Talaga naman tong si Alvin TV. Alam naman natin na kumikita na ng malaki to kay Kidiwata. Eh, mano ba namang magbigay siya ng konti or kahit mga gift, sa madaling sabi yung padulas ba? Kailangan may padulas lagi yan, di ba? Eh, wala namang kahirap-hirap mag-video tsaka edit, posting mo 300,000 peso, kikita ka. So, mano bang magbigay ka ng konti or padulas? Ganon. Kaya siya binabanatan eh, Makagago. Kaya yun, sinasabi ko tama naman yun. Ang totoo talaga, hindi naman masama na dumikit si Alvin TV kay Diwata kasi friend naman yun eh. Gusto niyang kumita? Sige, dumikit ka. Kaya masasabi ko, hindi naman masama. Ang tanong dito, ngayong sobrang sikat ni Diwata, naandyan sila. E papaano kaya kung hindi na siya sikat? Alam naman natin na kahit sinong sikat, lumalaos yan eh. Hindi yan nagtatagal ng forever. Papaano nga kung hindi na siya sikat? Naandyan pa ba sila? Eh hindi pa naman siya milyonaryo ngayon. So, paano yon? Pero alam nyo, napakagandang inspirasyon nito ni Diwata. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi siya nakapag-aral. Nagtrabaho siya sa construction, nakatira siya sa ilalim ng tulay, at naging vendor siya para lang mabuhay siya. So, alam mo kung bakit sinabi kong napakagandang inspirasyon nito ni Diwata? Kasi galing siya sa walang-wala, naging negosyante siya. Ano ang ibig kong sabihin doon? Ganito yon. Kung katulad niya ang ideya na gagawin mo, aasinso ka rin na katulad niya. So, marami dito na nanonood na as in walang wala. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Gumawa kayo ng paraan. So, eto ha, ishare nyo to. Ishare nyo tong video na to para malaman din ng iba. Ang gawin nyo, gawin nyong inspirasyon si Diwata kung paano niya ginawa at kung paano siya umasinso. Oo, hindi lahat may talent na katulad niya. Pero ang talent na pag-aaralan yun. Tandaan nyo, lahat ng bagay na pag-aaralan pagka-interesado ka. Gawin nating inspirasyon yung tao na yon. Kasi alam niyo ba kung bakit? Walang nagpahiram sa kanya at walang nagbigay sa kanya ng puhunan para maging ganun siya. Para magkaroon siya ng Diwata Paris Overload. Ayun ay nagmula sa kanyang ideya lamang. Kapag kumita siya, nagtatabi siya. Hanggang sa inabot niya na yung halaga na makabili siya ng kaldero, makabili siya ng lulutuin, at maitinda niya. At ganito pa yon, hindi siya naghangad na kumita agad ng malaki. Kahit nga daw 100 peso lang kitain niya sa isang araw, okay na sa kanya basta ituloy niya lang yung ginagawa niya. Ganon ang tama. Huwag agad tayo maghangad ng kumita ng malaki. Nakatulad ng mga nagbabangayan nito dito sa YouTube. Huwag muna nating hangarin yon. Kahit maliit lang, basta tuloy-tuloy, maiipon din yan. Tama ba ka? Ganon ang dapat. Kaya gawin nating inspirasyon to. Umpisahan natin ang buhay. Nang sa ganon, matikman man lang ang ginhawa na hinahangad natin na katulad nitong si Diwata. So, walang excuse dito. Dahil nag-umpisa sa wala si Diwata. So, ibig sabihin, kung wala ka ngayon, pwede ka rin mag-umpisa. Hindi nga lang madalian. Tandaan, dahan-dahan, umpisa sa maliit hanggang palaki. At kung nagustuhan mo tong video na to, ang paliwanag ko na to, ishare nyo para malaman din ng iba at maging inspirasyon din nila.